Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa physical education. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa physical education, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check, dapat may lapis, check, dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagpapakita ng mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika. Alam mo ba na ang mga tunog sa paligid ay maaaring gayahin at sabayan ng galaw ng katawan? At maaari mong ipakita ang mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika? Alam kong ikaw ay isang masigla at takibong bata, kaya naman maigagalaw mo ang iyong katawan nang naaayon sa tunog o sa isang musika. Para sa alamin sa katapusan ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang number 1 na isasagawa ang mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika. Number 2, natutukoy kung naaayon ang mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika. Number 3, nakapagbibigay ng mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika. Para sa subukin, bilugan ang hayop na may mabagal na galaw at ikahon ang hayop na may mabilis ang kilos o galaw. Gawin ito sa sagutang papel. Ulitin ko, bilugan ang hayop na may mabagal na galaw at ikahon ang hayop na may mabilis ang kilos o galaw. Gawin ito sa sagutang papel. Para sa tuklasin, ang mga tunog sa paligid ay maaaring gayahin at sabayan ng galaw ng katawan at maaari nating ipakita ang mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika. Kasanayang galaw ni Randy M. Perez. Maglakad ng dahan-dahan para bang aso sa bakuran. Tumalon-talon tayo na tila ba isang kangaroo. Ipadyak ang mga paa na para bang nagmamarcha. Ikampay ang mga kamay gaya ng paru-parong malumanay. Igalaw ating katawan sa bawat tunog na napakinggan. Sabayan din ng musika o awiting pampasigla. Para sa pagyamanin, gawain 1, ang panuto ay isulat sa patlang ang salitang mabilis o mabagal ayon sa galaw ng mga sumusunod na sasakyan. Gawin ito sa sagutang papel. Ulitin ko, gawain 1, ang panuto ay isulat sa patlang ang salitang mabilis o mabagal ayon sa galaw ng mga sumusunod na sasakyan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para naman sa gawain 2, ang panuto ay pagtambalin ang mga salitang nasa hanay A sa mga galaw na nasa hanay B. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Hanay A, number 1, sanggol na gumagapang. Number 2, matandang babaeng naglalakad.
Number 3, babaeng tumatakbo. Number 4, sanggol na nagsisimulang maglakan. Number 5, babaeng naghuhulaho. Tignan ang mga larawan na nasa hanay B. Para naman sa gawain 3, ang panuto ay tumingin sa iyong paligid. Magtala ng mga bagay, hayop, tunog, musika o tao na may mabilis at mabagal ang galaw. Gawin ito sa sagutang papel. Para naman sa gawain 4, ang panuto ay isulat sa patlang ang salitang tama kung ang pauusap ay wasto at mali naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Number 1, ang mga unggoy ay mabilis tumakbo. Number 2, lahat ng tunog at musika ay maaaring lapatan ng mabilis na kilos o paggalaw. Number 3, maaari nating ihaling tulad ang mga kilos o galaw sa mga hayop at mga sasakyan. Number 4, tanging mga mababagal na tunog at musika lamang ang pwedeng sabayan ng paggalaw ng ating katawan. Number 5, sa pagtugon sa mga tunog at musika ay maaaring mabilis o mabagal ang kilos o paggalaw. Para naman sa isagawa, ang panuto ay igalaw mo ang iyong katawan kasabay ang mga tunog ng mga sumusunod. Gawin ito sa sagutang papel. Number 1, tumatakbong kabayo. Number 2, malaking alon sa dagat. Number 3, umaandar na kotse. Number 4, malakas na hangin. Number 5, nahulog na malaking kahoy. Ito ang mga kaalaman. Number 1, naigalaw ko ang aking katawan kasabay ng mga tunog. Number 2, nagaya ko ang mga galaw na pinagmulan ng mga tunog sa pamamagitan ng aking katawan. Number 3, nagawa ko ang mga kilos bilang tugon sa mga tunog. Number 4, sabay kong nagawa ang paggalaw ng katawan na akma sa tunog. Number 5, masaya akong nagawa ng maayos ang mga gawain. Para sa tayahin, ang panuto ay tukuyin at isulat sa patlang ang mga galaw ng mga sumusunod na larawan. Gawin ito sa sagutang papel. Halimbawa, tumatakbong babae. Ulitin ko ang panuto, tukuyin at isulat sa patlang ang mga galaw ng mga sumusunod na larawan. Gawin ito sa sagutang papel. Halimbawa, tumatakbong babae. Para naman sa karagdagang gawain, magbigay ng mga musika o awiting maaaring awiting ng mabagal at mabilis at lapatan ng galaw. Halimbawa, tong-tong-tong, pakitong-kitong. Maraming salamat mga bata, tandaan, ang mga tunog sa paligid ay maaaring gayahin at sabayan ng galaw ng katawan at maaari nating ipakita ang mga kasanayan sa paggalaw bilang tugon sa tunog at musika. Kung ito ay mabagal o mabilis na maaaring maihalin tulad sa kilos ng mga tao, hayop o ng mga sasakyan. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing, patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!